Sa amin naman eh anong ginagawa nung kwan guys yung dito sa amin sa baryo. May mga postman na ano binibigay sa mga baryo. Nilagay diyan sa barangay hall. Kasi minsan alam niyo naman di na mas nauso na yung text-text kaysa sulat-sulat din yung gaya nung unang panahon, di ba? Na tayo na dumayo sa post office makuha lang yung sulat. Pero ngayon sila na pumupunta dito. Maraming nawawalang mga sulat. Parang wala na. Parang hindi nagsakit na. Yung pin ko. Ay, kung wala yung pin mo, ma'am, ano ma'am yan, galakwan lang yan. Mag-request ka. May makikita kang to-do list. Kasi yung to-do list, sinasabi doon, kung kailan nila sinend yung pin mo. Halimbawa, 2 months na, 3 months na, mag-request ka. Doon sa to-do list, may makikita ka doon na ano, hindi ko nakalimutan ko yung nakalagay doon. I-check niyo yung ano, yung verify. Pag na-click niyo yung verify, wala naman kayong i-verify, wala naman kayong i-preprint na number na pin kasi wala nga, hindi niyo pa na-receive. Alangan mag-preprint kayo ng number diyan, hindi niyo naman alam, hindi niyo pa na-receive. So gagawin niyo request pin, sabi. Pero bago kayo mag-request pin, baka i-double check niyo yung address. Baka mali yung address niyo. O kung meron kayong friend sa Manila, doon na lang, address na lang nila sa Manila. Pwede po yun. Fill up na po ma'am, nakaabot na ako sa mga requirements. Puntahan ko lang mamaya sa bangkote. Ah, talaga sahod pala kay Sir Jojo po. Wow! Ayan, i-check mo sir, baka na-delay lang nga. Dahil sa BPA, pero si hosting channel, nakuha na yung sahod. Ah, baka meron na yan. Ah, baka nadatnan ka ng ano? Nang anong tawag nito? Nang itong ano na yan. Baka wala pa sir, kwan yan eh, 'di ba walang pasok? Walang pasok. Baka ano, nadatnan ka ng ano, walang pasok. Oh, yes, Ma'am Lily Sales noon sa akin, pero ngayon ang bilis yung kwan ko, dumating yung pin ko. Baka depende ano. Ang bilis kaya. 5 weeks nandito na. Yes, ma'am, DSBPH, matagal dito sa ano, sa probinsya. 4 na po ako nag-request. Ah, 4. Ah, ano na yan? Manual mo na, ma'am, yan. I-manual mo na. Pag i-manual mo na yan, automatic email po. Mag-email si YouTube, bibigay niya yung pin. Yan, ano, i-email niya, mag-i-email yan. Hanapin mo yung i-manual. Manual na dyan yan siguro naman, pero 4 times ka na eh. Kailangan mo ng i-manual, ma'am. I-check mo. Hanapin mo yung paano pong i-manual. Marami pong vlog din eh about sa pag-manual ng ano. Yung i-English mo na lang or Tagalog mo. Paano mag-manual to verify my pin number in YouTube. Yun, ganun lang. Kahit yung ganyan, mag-appear na yung mga na-i-vlog dyan, ma'am. Nandyan lang yan. Yes, ma'am, kung meron kang kwan. Kung meron kang friend sa Manila or kamag-anak, doon pwede. Pin naman yan, hindi naman nila mapapasok yung sahod mo yan. Kasi ikaw nakakaalam yung Google AdSense mo, ikaw naman maglalagay sa pin. Aanhin nila yan, sulat lang ni YouTube yan na yung pin mo. Mag-request ka mamang yan gala. I-try mo ulit. Punta ka doon sa to-do list, hanapin mo yung... Ayan, how to manual ka mo na lang dito sa YouTube para masundan mo. Meron kang idea. Para gawin mo yan. meron dito sa YouTube. Nakikita ko yung mga nagmamanual. Blinag din nila. Manual mo na. 4 times ka na po. Mangyan. Tama. Talagang late lang siguro dumating sa'yo, madam. Kasi wala pong nadating kat email or text sa akin. Ano ibig mo sabihin? Mangyan gala. Ano ba 'yun? Nakuha mo na ba yung kwan? Yung dito sa Google AdSense dapat meron ka ng $10 diyan bago ipadala ni YouTube yung ano mo, yung pin mo. Kung wala pang $10, 'wag mong isali dito sa ano YT Studio ah. Kasi sa YT Studio kwan 'yan, kasaling nung nakaraang na buwan at saka ngayon. Yan, 28 days 'yan. Pero kung nasa Google AdSense na yung ano mo, halimbawa, nasa $10 na yun na sa Google AdSense mo, automatic mapapadala na ni YouTube yan, yung pin mo. Kung wala pa yan na sa Google AdSense mo, i-check mo kung ilan na yung ano, na-gain mong revenue dyan sa Google AdSense mo.
Ay, paamat ako lang tanong.